subscribe to my channel and also press this bell icon. Magandang araw mga kababayan at welcome back to my channel, Pinoy Vlogger PH po. Okay mga kababayan, dito tayo ulit sa may area ng Manila Bay, kung saan sa may area ng Phase 2. At tayo magbibigay ng update sa inyo mga kababayan. Tayo nakikita po natin dito at marami ng basurang ang nakuha rito mga kababayan. Ito, lalapitan lang po natin ano. Ito po ng plastic. Yan ang plastic bag na. Yung mga nakuha nilang kalat. Ayan hanggang dito mga kababayan, no, sa ilalim sa pinagilid. Kaya pala mga kababayan, binakuran nila para itong mga ibang mga kalat ay mailatag nila dito. Ayan, maging sa loob, no, papasok natin sa ilo para makita po natin yung ano, yung mga ibang ginagawa nila rito. At kamusayin natin kung ano na bang sitwasyon, no, ng area na ito. Ayun, mga kababayan, ito na. Ito na po yung loob ng area ng Phase 2. Ano? Ayan nga, makikita po natin, ano? Ay, dito po yung mga MMDA. Ayan, makikita po natin mga iba dito. Karamihan mga kababayan, mga MMDA ay nag-iimis ngayon dito. Ang ginagamitan siya ng ganyan para talagang sigurado nga masimot nila yung mga kalat na nakadikit sa may sa mga buhangin. Ayan po. At mapansin po natin mga kababayan, ha, at hindi kayo ng dati na ating huling update na talagang halos nagpatong-patong na yung mga basura dito. Muli dito nakikita po natin, unti-unti na nalilinis at naisasako nila, naipa-plastic nila itong mga ibang mga kalat dito. Ayun po mga kababayan, mag-zoom lang tayo. Mag-zoom lang natin yung karagatan para makita po natin kung ano po ang mga kalat na nakikita po sa mismo sa may karagatan. Yan po, no, yung ibang klase, mayroon tayong nakikita ang mga pwede mga klaseng kalat. Napakaraming kahoy tayong nakikita ngayon dito mga kababayan. Ayan, no. At napakaraming mga kababayan yung nagiinis dito, no. Kaya kung isipin po natin mga kababayan, baka kaya tapusin to ng itong linggong ito. Kung tuloy-tuloy na ito karami yung mga nagiinis ngayon dito. Sa may pandangunahan, mga kababayan, tingnan po natin. Yan, na parang nag-iinis dito. Talagang pwede-pwersa na mga kababayan. Nakikita po natin talaga yung pwersa na ipinigil na ako yung MBA, no? Para linisin niya itong area na ito. Yan, sa may bandang baba, nakikita po natin dito. Yan, mga istayro. Tayo tayo nakikita rito. Kaya lakas na tayo dito sa may bandang unahan. Silipin na natin dito mga kababayan. Ayan, no? Grabe. Talagang unting-unti na nalilinis mga kababayan. Ito po, kita po natin, ano? Nung huling update natin itong ating harapan na to. Mga kababayan, grabe patong-patong yung kalat na yan. Pero ngayon, kita po natin. Meron pa rin naman, pero nakikita na yung buhangin. Kasi nakaraan mga update natin mga kababayan.
hindi naman kita yung buhangin na yan, sobrang kapal ng basura eh. Pero ngayon nakikita na po natin yung buhangin niya, ibig sabihin talaga ngayon nga pagbabago na. At unting-unting nagsimula ng ang malinis itong lugar na ito, mga kababayan. At sa mga huling update natin, mga kababayan, no? Hindi tayo lang tumbunga sa sarili area ng Yacht Club, kung natin yung area ng Remedios. May mga kalat, mga kababayan, pero hindi ganun karami yung kalat na nakikita po natin dito. Hindi gaya po sa area na to na talaga namang grabe na makadami, no? Kita mo, parang lahat ng basura nagaling sa may karagatan ng Manila Bay, parang dito sa may area na to talaga nagpuntahan. No? Nagdito lahat nagpuntahan. Kaya nakatutok dito talaga yung ating mga MMDA, mga DPS sa area na to para talagang yan, linisin nga, no? At sa aking pananaw, sa aking estimation, no? Na talaga itong linggo ito, lilinis itong lugar na ito. Pagtuloy-tuloy lang na ito karami ang mga nag-iisip sa area na ito. So yes, so may isa pa rito, kita po natin, may styro, nakinapitan na ng mga shell, away na mga, ayan, ang tahong, no? Siguro ilang truck na naman to, mga ilang truck siguro na ng garbage truck ang kailangan para maubos natin karga itong mga basura na to. Ayan po, dito po yung ating mga media rin, ano? Dito po, nakaabang lang sila, pero hindi sila pinapapasok dito, mga kababayan. Yung mga media na yung mga kababayan, hindi sila pinapayagang pumasok sa may bandang ibabaw at para i-cover itong area na to. Ayan. Diyan na sila katambay sa baba, hindi sila makakuha ng pwesto. Ayan, hanap sila ng pwesto nila kung saan sila pwedeng pumuesto, mga kababayan. Siguro pwede sa ibabaw ng footprint siguro, no? Mas maganda. Pero mas maganda rito kasi mas maganda ang gulo rito, mga kababayan, kasi kita po natin talaga, kitang-kita po natin dito sa may malapitan yung mga kalat dito.